Aabot sa 500 piso ang menos sa bill sa kuryente ng ilang customer ng Meralco dahil sa bawas singil na ipapatupad ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa gitna ng mainit na panahon at mas mataas na konsumo ng kuryente, malaki ang bawas singil sa kuryente ang aasahan ng mga customer ng Meralco ngayong buwan. Halos piso ang ibababa ng kada kilowatt hour para sa bill ngayong Abril. Aabot yan ang 500 piso na tapyas depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco, dulot yan ang mas mababang singil ng mga generator companies. Mas mura kasi ang ginagamit nila ngayong gas para patakbuhin ang kanilang mga planta. Sinuspinde rin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil sa ancillary service o gasto sa reserbang kuryente, dahilan para bumaba rin ang transmission charge. The significant reduction in this month's overall electricity rate more than effectively wiped out the increases in power rates for the first quarter of the year. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng Meralco na magtipid sa kuryente ang mga customers. Tinataya kasing sisipa pa ang konsumo pagdating ng Mayo kung kailan tataas ng 10% hanggang 40% ang demand. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng magdeklara ng yellow alert ngayong Abril at Mayo. Ibig sabihin nito, manipis ang reserbang kuryente. So that for our part, on the demand side, we'll be able to help mitigate any potential yellow alerts. Hindi pa natin nakita yung peak. Usually sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. So between now today and May, we still expect demand to increase. Usually the third or fourth week of May yan. So while naramdaman na natin yung impact sa init plus the consequent increase in demand, we still expect demand to go up until May. Ilan sa pwedeng gawin ng mga consumer para makatulong sa pagbaba ng demand ay ang pagtatanggal sa saksakan ng appliance na hindi ginagamit. Ugaliin din ang paglilinis ng filter ng air conditioner at iset ang temperature nito sa 25 degrees Celsius imbes na 18 degrees Celsius. Iwasan din na punuin ang refrigerator para maayos ang ikot ng hangin sa loob at gawing bultuan ng pamamalansya. Hinihikayat din nilang malalaking kumpanya na makilahok sa interruptible load program o paggamit ng generator tuwing kulang ang supply. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.